Eto na mga idol, update natin ang mga katatapos na salpukan at si Quadro Alas. Una, tinangkang agawin ni Juwet Gonzales ang titulong IBF featherweight. Ngunit sa kasamaang palad mga idol, ay natalo si Juwet Gonzales sa score na 116-112, 118-110 at 117-111. At dahil nga po dito ay napanatili ni Luis Alberto Lopez ang kanyang titulong IBF. Habang ito naman ang pangalawang kabiguan ni Juwet Gonzales sa titulong pangdaigdigan. Una nga po mga higala ay natalo ito kay Emmanuel Navarrete. Ngayon naman ay natalo kay Luis Alberto Lopez. Sa isa pang katatapos na salpukan mga higala, junior middleweight prospect na si Sander Sayas, dalawang beses niya pinabagsak ang kanyang kalaban na si Roberto Valenzuela Jr. at natapos nga po sa fifth round ang kanilang salpukan sa pamamagitan ng TKO. At dahil dito ay umabante ang record ni Sayas sa 17 wins, 11 KOs, walang talo. Habang bumagsak naman ang record ni Valenzuela sa 21 wins, 20 KOs at may 5 talo. Sa isa pang katatapos na salpukan mga higala, anak ng dating world champion Fernando Vargas na si Emiliano Vargas. Napakaganda ang ipinakita niyang panalo. Tinapos nga po ang kanyang kalaban sa loob ng 3 rounds by TKO. At dahil nga po sa kanyang napaka-impresibong panalo, ay umabante ang kanyang record sa 7 wins, 6 KOs at walang talo. Bali tatlong anak nga po ni dating world champion Fernando Vargas mga higala ang di pa nakakaranas ng kabiguan sa pakikipagbakbakan. Dating world champion ba naman ang tatay at siya din ang coach sa kanyang tatlong anak. Kaya medyo mahirap-hirap si bakin ang mga Vargas. Sa kabilang dako naman mga higala, sikat na pound star vlogger dito sa ating bansa na si Boss Toyo. Dumayo nga po ito sa planeta ni Quadro Alas at ito nga po ang kanyang sinapit sa kamay ni Casimiro. Casimiro needs to pick his punches and he can't find the clean.